Sa kopya ng O-Plan Exodus na eksklusibong nakuha ng GMA News, nakasaad na kritikal ang magiging reaksyon ng DIFF o ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters at ng MILF sa operasyon para tugisin si Marwan. Pero base rin sa plano, tila hindi gaanong detalyado ang exit plan ng mga nag-operate. May exclusive report si Sandra Aguinaldo. Kung susuriin ang kopya ng O-Plan Exodus na nakuha ng GMA News, maliwanag na alam ng PNP Special Action Force na lubhang mapanganib ang misyon nilang arestuhin ang teroristang si Marwan. Ang kanilang target, nasa lugar ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF. Pero base na rin sa imaheng ito mula sa O-Plan Exodus, ang kanilang target area ay pinamumugaran din ng private armed groups at ng tatlong base commands ng 105th, 106th at 118th ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Sa kanilang tansya, nasa mahigit 1,000 armadong rebelde ang nasa lugar. Nakasaad din sa dokumentong ito na alam ng SAF na patag ang lugar at walang magandang mapagtataguan. Napag-aralan din nila ang lugar ng kubo ni Marwan at ang distansya nito mula sa tirahan ni Basit Usman malapit sa moske. Bago pa man sila pumuntang Maguindanao, alam na rin ng SAF ang panganib ng tinatawag na Pintakasi o yung pagtutulungan ng mga taga roon laban sa puwersa ng gobyerno at ang pagpapasabog ng bomba. Nakasaad din sa O-Plan Exodus na kritikal sa kanilang operasyon ang pagiging reaksyon ng BIFF at MILF. Masusi nga ang pag-aaral kung anong petsa at anong oras papasok ang SAF. Konsiderasyon din ang panahon at kadiliman ng gabi. 45 minutes lang ang itatagal nila sa lugar ni Marwan. Hanggat maaari, piling-pili lang ang papuputokan. At magpapaputok lang daw ang SAF bilang self-defense. Sa kanilang paglabas sa lugar, may itinalagang meeting place ang SAF pero hindi gaanong detalyado ang pagtalakay ng O-Plan Exodus sa kanilang exit plan. Nakasaad din ang koordinasyon sa militar ay time on target o kapag nasa target na sila. Sandra Aguinaldo, GMA News.